Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Meron na naman tayong panonoorin galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. Ito po ang title, Breaking News. Grabe, kumilos na si General De Leon. Alas ni Duterte, pinakita, kinaladkad, baho ni Risa. Ano meron kay Risa? Bakit siya sobra? Meron ba baho? Oh, pakinggan na natin mga kapatid, kung ready nyo, up trip nyo, may kasamang reaction video, wala naman kayong kasama dyan o hindi naman kaya, kailangan nyo rin na may makakausap, madami naman kayo dyan, tara! Alright, play na po natin mga kapatid. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Risa Hontiveros halos tila matunaw sa kahiyan matapos siyang banatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa totoong nangyari underground sa pagkakaroon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Hindi naman mapigilan ng retired Brigadier General na si Orlando De Leon na tila sampalin ng buong katotohanan ng senadora na si Risa Hontiveros. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa unang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, tila hindi yata inakala ni Senator Risa Hontiveros na palalagpasin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y akusasyong binabato sa kanya. Ooh. Laban sa kanyang naging kampanya noon kontra sa ipinagbabawal na gamot. Kaya Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang nasupalpal ng katotohanan natapos tila ipilit sa Senado na may pagkakasala ang dating Pangulo sa naging laban nito noon kontra sa ipinagbabawal na gamot. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Gusto ng mga Duterte pagbabago sa Pilipinas, durugin, alisin lahat po ng mga durugista kasama na doon yung mga pusher, no? Pero bakit? Nakakapagtaka lang. Ito pala ang gusto ng ating Tatay Diggs. Pero bakit pinipilit yung masama ang Tatay Diggs? Ayaw nyo bang tugisin niya lahat ng mga kriminal? Bakit? Binibaby nyo eh. Kaya malakas ang loob ng mga kriminal. At nang sabihin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Risa Hontiveros na wala itong alam. Ayun. Dahil hindi nito naranasang maging prosecutor, mayor at presidente. Ayon pa sa dating Pangulo. And I quote, that's your view. Hindi ka dumaan ng pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako ng pagka-mayor, pagka-prosecutor. Presidente, alam ko ang trabaho ko. Yan ang... Kasi mga kapatid, itong si Risa din, wala rin alam to sa mga nangyayari sa Pilipinas siguro. Ha? Kasi kung alam niya, magkakaroon siya ng malasakit eh. Diba? Halimbawa, mga call center natin at yung mga iba pang nagtatrabaho overnight, kahit sa gabi. Diba? Takot na takot yan. Nadadaan eh, baka mahablot yung cellphone o hindi naman kaya dukutin. Yung mga ibang kababaihan pa natin pagsasamantalahan, dadakipin tapos ipo. Makikita na lang natin na mga nasa ano na, anong tawag dyan, nasa mga bukid-bukid na, kawawang mga kababaihan. Pero lahat ng mga kriminal, nung dumating po ang Pangulong Duterte, natakot po lahat sila. Sabi niya nga, nagbigay na nga siya ng example dyan. No? Isang durugista o isang magnanakaw umakyat ng bahay, ano ba yun? Ganun yung kwento niya. Tapos pinas lang yung pamilya, dun palang titignan mo na yung ginawa nun. Anong gusto mo dun sa kriminal? Buhayin pa? Pwede, pwede nga, pwedeng buhayin, tama nga naman. Pero ano na lang po yung mangyayari sa ibang kriminal na gustong gumawa ng ganyan? Eh hindi naman pala, itutumbay. Eh sige, tara, gawin na natin. Maluwag dito sa Pilipinas. Kasi due process, tapos kulong, tapos sa kulong hari-harian. Hindi ho kasi ganun ang gustong mangyari ng ating Pangulong Duterte. Kaya sa style niya, kasi pag sinabi niyang itutumba lahat, inaakala naman tinumba na lahat eh. Hindi ho ganun eh. Kasama rin yun sa pananakot eh. Although talagang may matutumba. Pero magiging ano yun, magiging aral yun
magiging warning yun sa iba. At hindi naman din nagkulang ang ating Pangulong Duterte. Winarningan na sila eh. Sinabi na nga ito ng huling Merry Christmas eh. Ha? Tapos ayaw nyo pa rin maniwala sa pangil po ng Duterte. O edi nagkanda leche-leche. Tapos ngayon, ilang taon na ang dumaan, pinipilit nyo pa rin i-open yung topic na yan. Nakakahiya. Bakit kanyo? Criminal gusto mong ipagtanggol. Pusher gusto mo naka-due process. Ang siyet. What the F, man? Diba? Sira ulo ka ba? Parang gusto mo pang ipagtanggol? Yung iba kasi, eh, palamura, palamura. Okay na ako dito. Problema na ng Pangulo yun kung palamura siya. Ngayon, yung resulta ng pagiging Pangulo niya, napakataas po ng ratings. Ipinangangalandakan po natin lagi dito yan. Na ang Pangulo natin, sige, palamura. Pero mas okay na kami dito. Bakit? Pinipilit niyang magbago ang bansa natin, iahon. Tapos nung hindi na siya ang Pangulo, anong ginawa? Yung mga sinimulan, hindi na ipinagpatuloy. Puro na lang tayo hearing patungkol po sa pagsira sa Duterte. Mas yan po ang naririnig natin, hindi sa mga project na dapat mangyari. Wala eh. Malakas ang Duterte kaya pinagkakaisahan nyo ngayon. Pag may naupo ulit na Duterte, malamang mamumroblema kayong lahat. May hangganan po. 6 na taon o ilang taon na lang nabawasan na ng 2. 26, 25, 26, 27, 28, 3 taon na lang, oh. May bagong presidente naman. Eh, kung malakas-lakas pa ang Pangulong Duterte natin, mas maganda sana kung siya, eh, no? Pero sino ba ang mas matindi? Anak o yung ama? Pag yan naging vice president, President Sara Duterte, tapos vice president Rodrigo Duterte. Putik niyan. Ha? Mangibang bansa na kayo. Nako. At tuloy muna tayo mga kapatid. Ang dami na nating sinasabi. Naiinis lang ako. Maganda, maganda yung report ng ating Pinas News Insider. Mag-like na rin po kayo sa ating video. Ipakalat po natin yung mga mabubuting balita. Kasi sa mga bias media, hindi inilalabas to eh. Tuloy tayo. Totoo dyan, hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had a chance to solve the problem sa the community. Hindi tayo magkaintindihan dyan. Unquote, bumanat pa ang dating Pangulo na kung siya ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon na mamuno sa bansa, wala daw itong babaguhin sa kanyang naging pamumuno noon. Lalo na sa pagsupil sa mga taong gumagawa ng krimen, uulitin nga raw nito ang kanyang naging plataforma at doblado pa. Hindi naman mapigilan ang retired Brigadier General na si Orlando De Leon na tila sampalin ang buong katotohanan ng senadora na si Risa Honteveros. Sa isang Facebook post, binatikos ni Oscar De Leon si Senator Risa Honteveros kaugnay ng kanyang pag-unawa sa konsepto ng taking full responsibility sa pamumuno. Dagdag pa niya, bago umano magsalita ang senadora tungkol sa pamumuno, mas mabuti pang subukan muna nitong maging kapitan ng barangay sa isang lugar na talamak ang droga. At ayon pa sa kanya, this girl does not know or has practically no idea about the concept of taking full responsibility. Hindi ko nga alam kasi mga kapatid, itong babaeng ito, ma'am, wala ho akong intention na siraan kayo. Ah. Ito'y base lamang ho sa opinion ko. Hindi nyo ho kasi naranasan magkaroon ng pamilyang nalulon sa illegal powder at umuubos ng mga pamilya. Nagsasamantala ng mga bata at mga kababaihan dahil nakatikim sila ng illegal powder. Hindi nyo ba naranasang magkaroon ng kapatid na ganyan? Na nabiktima ng illegal powder na yan at napariwara ang buhay, nadadamay ang pamilya? Wala eh. Kaya nga sinusupil po dito sa Pilipinas yung illegal na yan dahil masama po ang naidudulot niyan sa pamilya, sa kababayan natin at sa bansa natin. Tapos gusto nyo due process. Although hindi nga naman talaga maganda dahil nasa batas naman po natin yan na kailangan talaga ng due process. Kaso,
yung mga iba pong idol na idol nila ang Duterte. Sila na mismong gumagawa ng paraan para tugisin po yung mga masasama. Di ba? Halimbawa, sinabi ng Pangulong Duterte, parang nang-i-encourage siya nang sige, tumba na lang yan, ganyan, ano? Pero hindi sa kanya mismo galing, mismong yung iba daw mga mayayaman, yung sa mga sa Davao, no? Parang ang pagkakaintindi ko doon, yung mga ibang mga mayayaman doon, galit din sa mga durugista. Ngayon, pag mga durugista o mga lintik na salot ng lipunan, yung mga tinitegi, parang hinahayaan na lang ng Pangulo na, ah, masama naman yan eh. Talagang naninira na ng pamilya yan, salot na yan dito sa atin. Kaya wala na akong magagawa. Ang pinakapangit lang, mga kapatid, yung mga nabibiktima ng mga, ano ba, paano ko papapaunawa to? Ito para mas madali, mga kapatid, ano? Yung mga kriminal, yan, idirekta na natin. Sila yung mismong nakakapinsala ng lipunan, pamilya, kabataan. Yung mga kriminal na yan, sabihin na natin, paggamit din nila ng mga illegal powder, nasa kanila na lahat. Sila yung itinutumba. Tapos gusto nyo bigyan ng katarungan, gusto nyo maubos yung oras. Gusto nyo maubos yung oras ninyo sa pag-iimbestiga, sa pagsira sa Duterte, sa pagdawit sa Duterte. Matatapos na lang ang termino, yan pa rin ang usapan ninyo. Yung sinasabi natin dito, ang daming problema ng bansang lintik na flood control na yan. Kung hindi yan ibinida, hindi naman sana tutugisin. Hindi naman sana yan pag-iinitan. Kaso, yung flood control, hindi nga kasi nararamdaman. Napakalaking ebidensya na yon. Hindi ba nakikita ng mga taga-kabila? Abay, gamunggo na lang ang inyong pag-iisip niyan. Kung pinipilit nyo pa rin ipagtanggol yung mali, ang linaw-linaw na, oh. Ito dati si Madam Risa. Halos bakbakin ninyo nung banatan po niya ang Marcos at Duterte. Ang gaganda pa ng mga sinasabi nyo sa Duterte noon. Dahil nilinis po ang Pilipinas, nilinis ang Davao, Quezon ganito. Pero ngayon, itong taong naninira sa dalawang kampo na yan dati, ha, Duterte tsaka PBBM, yung naninirang babae na yan, yung manggagamit daw na yan, sabi ng ating BP Sara, ngayon, sinisip-sip nyo na yung mga daliri, paa, tsaka noo, mga tenga, dinidilaan nyo na. Ibig kong sabihin, ipinagtatanggol nyo na kahit alam nyo ng mali. Yan ba ang inuutos na lang sa inyo? Alam nyo, iisa lang nga ang buhay natin, dapat gawin yung maging mababait na lang, magiging mabuting-mabuti kayo. Wala na kayong ginawa eh, puro paninira sa Duterte, umupo kayo dyan buong buhay ninyo. Wala kayong ginawa kundi kontrahin po ang Duterte. Saklap, kahit naman hindi Duterte nakaupo, nung mag-ano pa lang ang Marcos, mangangampanya pa lang kasama ang Duterte, grabe kayo banat ng banat. Para kayong mga timang-timang. Tingnan yung Dolomite Beach pala ngayon, naalala ko lang. Tingnan nyo, parang napapariwara na, hindi na naaasikaso. Pinaghirapan ni Tatay Digong yon, panapagandahin. Nung pinapaganda rin yung Dolomite Beach, ano, naalala nyo ba yun na sabi nila nakakalason daw? Yung mga pag nalanghap daw yon, cancerous. Dolomite Beach sa Baywalk sa Manila. Ano bang mas nakakalason, yung dating basura nun? O yung napaganda na nila, sasadyain bang singutin yan ng mga tao? Eh mas nakakalason yung mga basurang nakalagay doon noon. Kinukontra din nila yun. Natapos na lang ang administrasyon ng Duterte, wala silang ginawa kundi kontrahin. Itong pangangampanya ng Duterte, Marcos, kinukontra din nila. Ngayon nakaupo na ang Marcos dahil ang Duterte nagbabadyang maging presidente sa susunod na naman. Nagsanib puwersa sila upang banata ng Duterte. Ang pangit noon. Tapos kampihan pa ng mga vlogger nung kabila. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Dapat ho, free na nga kayo. Hindi na nga kayo bias media. Hindi naman kayo newscaster eh. Dapat doon kayo sa tama. Minsan lang tayo mag-vlog. Isa lang ang buhay natin. Pagtapos nito, wala ka ng susunod na buhay. Hindi ka marire-incarnate. Ibigay mo yung pinaka-the best mo sa pagbablog mo. Eh, di ba? Mag-like naman, mga kapatid. Doon ka sa tama. Kung nauunawaan mong tama yung damdamin mo tsaka puso mo yung sundin mo, hindi yung pera nung binibigay sa'yo nung kabila.
Ang hirap sa inyo eh, no? Nakikita nyo nang may ebidensya, dun pa rin kayo sa mali eh. O, tuloy tayo, Adam, no? Adam Senator, taking full responsibility is a function of leadership. Leaders, especially of FP, are this kind, know and accept that whatever his men or organization does or fails to do, success is created to his men, while failure is the leader's failures alone. Blame is a product of his failure, and praise is the product of success. Now, Madam Senator, where does your idea of criminality fall under this concept? Please consult a lawyer before you face FPRRB again. Please consult a lawyer before you, bago mo daw puntahan ulit. Tinagalog. Tina ko talaga sa English, you know? Bago nyo dakdakan ang Pangulong Duterte, bago nyo imbestigahan, magpakonsulta muna kayo sa doktor. Sa mga lawyer ninyo, kasi hindi nyo kakayanin ang Duterte. Piruin mo, nagmumura siya, pero galit na galit siya. Di ba? Galit na galit, nagmumura. Sino yung mga minumura niya? Yung mga tiwali, hindi kayo. Natatamaan ba kayo kasi kayo tiwali rin? Galing na mismo sa general, nagsasalita na. Naman, itong mga to, wala talaga silang ginawa kundi puro kasamaan, no? Ay, nako, ano kaya itsura nila sa impyerno pag lumalangoy? Bakit kahit impyerno, isuka sila eh, ha? O, tuloy tayo, ano? He does not talk to nor has the patient for idiots. Better yet, try idiots. Being a barangay captain in a drug-invested community before you should even argue about leadership principles. Hindi kasi naging leader ata to, no? Ewan ko kung naging leader yan o dati nang naging mayor yan. Nakakita na ba siya ng umiiyak na magulang kasi yung anak niya talagang nagdudusa po sa illegal powder? Sa bagay, ewan ko, baka nakakonekta to sa mga NPA daw ko no, no? Dati, no? Ewan ko lang kung totoo, ha? Hindi ko sinasabing totoo. Diba, parang sumusuporta sila sa NPA, yung mga nagre-recruit, mga ganun-ganun, ano? Yung mga kabataan, wala silang pakialam kung malaso ng isipan, basta umakyat ng bundok. Ewan ko lang kung totoo yun, ha? Tuloy tayo. So parang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa mga kabataan. Maging barangay ka, depende na lang kahit magbarangay tanod yan o kahit magbarangay chairman yan, kung talagang wala namang pakialam yan sa bayan, wala rin. Diba? O, tuloy tayo. Sa hangwelta tuloy ng taong bayan, wala talagang malalaman ng senadorang si Risa Junteveros dahil hindi naman raw ito naranasang maging mayor ng isang syudad sa totoong nangyayari underground o maging pangulo ng bansa na siyang tunay na nakakakita sa totoong problema ng mamamayang Pilipino, lalo na sa pagkakalulong ng ilan nating mga kababayan sa ipinagbabawal na gamot na siyang sanhi ng pagkasira ng pamilyang Pilipino. Ako, hindi na ako nayayanig sa mga o naaantig ba tawag doon sa mga mainhin kasi magsalita si Madam Chair. Ay, si Madam Chair. Si Risa Junteveros. Kaya nagmumukha tuloy siyang mabait, kuno, no? Isipin niyo mga kapatid, anong gagawin mo sa kriminal? Magbago na kayo, ha? Oh, ito may due process. Ngayon, pagka may due process, sumunod naman kayo. Pagdusahan nyo ang mga ginawaan nyo. Aray ko, oriente. Pagdusahan nyo yung mga nagawa ninyo. At kapag nakakulong kayo, magbagong buhay kayo doon. Tapos pag nakalaya na kayo, edi magiging maganda na ulit ang buhay nyo. Sa tingin nyo, kaya nyong i-please yung mga kriminal ng ganun-ganun na lang? Hindi ho. Iba na kriminal ngayon, mga upgraded na. Yung iba nakamotor na nga eh. Yung iba nakaban, talagang dudukutin ka. Oh. Nung ating presidenteng Duterte ang nakaupo doon, talagang takot lahat, naging payapa. So, siguro kung may mga iilan man, yung mga tinutumba, yung mga kriminal o may mga kasong mga salot sa lipunan. Ayaw nyo ba ng ganun? Pinapaganda yung Pilipinas, pinapatahimik, mas gusto nila kabutihan para sa Pilipinas. Ayaw nyo yun? Kasi nga marami na pong dumaan. Marami nang dumaan ng mga administrasyon na yung due process ang sinusunod. Bakit? Tumino ba Pilipinas? Hindi eh. Nung Pangulong Duterte ang dumating, nakaramdam tayo ng pag-asa. Nagkakaroon ng pag-usad paunti-unti. Eh ngayon, kamusta na yung ating presidente? Kamusta na yung presidente natin, ah? November 1 ay dumalaw sa kanyang tatay.
nailibing yung kanyang tatay. Ay, dinalaw niya ah. Nung dinalaw niya yung kanyang tatay, sabi niya mas ngayon daw siyang naniniwala sa sinasabi ng kanyang tatay. Ano ba sabi ng kanyang tatay sa kanya? Puro ka bulakbol eh, puro ka party, sabi ng ganun eh, no? Nakita niyo ba yung memes na yon, mga kaibigan, na sinabi ng kanyang tatay na pinapagalitan siya, 'di ba? Sino nakapanood sa inyo noon ng ano, ng yung Marcos the movie? 'Di ba? Pinapagalitan niya si ano, si PBBM noon. Oh. Parang totoong-totoo yung palabas na yung mismong director noon, no? Parang ayaw na rin niya eh. Parang bumaligtad na rin ata si Daryl Yap ba 'yon? Ay, Daryl. O basta yung ano, yung director ng Marcos the movie na 'yon, 'di ba? Halos ayaw na rin niya yata eh. Sukan-suka na rin siya eh. O, tuloy tayo, no? At ayon pa sa kanila, boom, sa pool si Madam Honorable. You never had a chance to solve a problem of a community. Salamat ka, ayon. Correct. Huwag kasing magmarunong kung ang kaharap mo inahulma sa karanasan. For yes. me po, ang laki ng improvement ng Pilipinas yes. na umupo si Pangulong Duterte. O, di ba yung improvement, di ba nagkaroon pa tayo ng mga tulay. Yung mga dating 12 hours, parang naging 3 to 4 hours na lang ang biyahe. Dahil po sa mga magagandang tulay, sa bandang Balintawak ba yun at kung ano-ano pa. Wala malang major project itong, kamusta nga pala presidente natin, ha? Yung ginagawa, ayuda! Ibigay ayuda. Ano ba yung ayuda na yung sardinas at kung ano-ano pa. Tama nga naman na magbigay ka ng ayuda sa pamamagitan po niyan eh yung mga kalam ng sikmura ng mga kababayan natin hindi nakapagtrabaho dahil nagkaroon ng bagyo, tama naman na magkaroon ng ayuda. Pero unahin natin yung mga project para po hindi na masyadong masalanta ng bagyo ang Pilipinas. Yung mga dating sinasabi natin to paulit-ulit para talagang po siya manamnam nila. Yung mga dating baha hanggang bubong, sana man lang maging hanggang bewang na lang dahil sa mga project po ng ginagawa ng ating Pangulo. Sana may ganon. Kung may ganon. Oh my God, we'll be back again.